Yan po mga ka-province life. Kahit po mga balat-balat ng Indian mango or manga or santol, i-chop-chop nyo lang po. Kahit mga ganito po yung ano, yung balat, kakainin po nila to. Good morning po mga ka-province life, at gagawa ulit tayo ng makabuluhang video for today. Mga ka-province life, tignan niyo po yung aking mga manok. Pagka narinig nila yung tunog ng aking motor, nagsisipuntahan sila dito. Tignan niyo po ito. Alam nila na ako na yung padating, kaya nagtutumpukan sila sa pintuan. Pakiinahin o. May kaaway yung isa. Ayan. Tara, kunin natin yung ano, yung pagkain nila mga ka-province life. May ipapakita lang po ako saglit sa inyo mga ka-province life. Yan. Manok ng kuya ko po ito. Nagsipisaan na po yung kanyang mga sisiw. Tignan nyo po mga ka-province life yung difference ng laki ng upgraded native chicken sa native chicken lang po. Tingnan nyo po yung sisiw mga ka-province life po. Maliit. Yun o, liit. Hindi po tulad ng upgraded native chicken. Malaki-laki dito. Malaki yung linamang ng laki. Ito po mga ka-province life. Napakaliit po. Papisaan na rin po yung iba. Ay, bagong pisa pa lang isa. Ay, dalawa. Bagong pisa pa lang. Buhay kaya to. Parang patay. Patay guro tong isa. Tara mga ka-province life, balik tayo sa ating manukan. Mga ka-province life, ito po yung ipapakain natin sa kanila. Kasi yung nanay ko gumawa ng atsara. Tapos ito yung mga sobra-sobra sa kanyang papaya. Yung iba dito, balat at buto. Bali, kinakain po ng manok to mga ka-province life. Tara, bigay natin sa kanila para may snack sila. Sa akin po mga ka-province life, hinuhulog ko lang po ito sa kanilang kainan. Hindi ko na po hinalo sa feeds kasi kinakain naman po nila kahit walang halong feeds. Tara. Yan po mga ka-province life. Kahit po mga balat-balat ng Indian mango or manga or santol, i-chop-chop nyo lang po. Kahit mga ganito po yung balat, kakainin po nila to. Yan. Pwede po tayong kumuha sa mga palengke po mga ka-province life. Libre lang po yan. Yung mga balat ng papaya, huwag lang po balat ng kalabasa kasi po matigas po yun. Dahil po, ito kasing papaya, malambot po kasing balat niyan. Kaya matutunaw po yan sa tiyan ng ating mga manok. Malalaki na rin po yung iba kong manok dito mga ka-province life. Ayan o. Malaki na rin po ito. Malapit na po itong maging inahin. Ang ganda ng itsura niya mga ka-province life. Ayan o. May mga batik-batik sa ulo. Bago ulit na pisang sisiw yung kuya ko. Bagong pisang sisiw. Tapos iba pa po yung nandoon, nandito sa tindahan niya. Halos ubos po nila mga ka-province life yung balat. Yan. Marami po yan kanina. Yan, halos ubos po nila. Pero yung mga nasa lupa, tutukain po nila yan mamaya. Ayan o, kita nyo po. Tinutukan ng isa nating manok. Ayan, unti-unti nila to mamaya. Yung mga balat na to,
ito yung magiging snacks nila. Bukod sa magpapakain po tayo ng ating mga feeds sa kasapal, ito yung snacks natin sa ating mga alaga. Mga province life, yung isa nating inahin, nagsisimula na pong mangitlog. Nandito po siya. Ito yung ating malalaking inahin. Oh. Yan. Malalakas po silang kumain dahil po nangingitlog po yung iba sa kanila. Dito. Mga province type, yung previous na itlog na nandito, kinuha ko po yun. Bali, ibang inahin na po ito. Yung nangitlog dito. Bagong-bago pa po. Walang kahit anong dumi. Mga province life, araw-araw po akong nagbablog kasi sinusulit ko yung time na meron pa akong oras sa pagbablog. Kasi po mga province life, minsan nabibisi po talaga ako tapos tuloy-tuloy na po yan. Kaya habang may oras po ako mga province life, gumagawa po ako ng mga video na makatulong po sa inyo. Medyo lumalaki na yung ating mga sisiw mga province life po. May mga nakikita na ako na pwedeng maging inahin. Yung ating palang Rhode Island Red, kinakastan po yan ng ating Sussex Rooster. Kaso po hindi pa rin po nangingitlog at ayaw pa niyang magpakasta. Pero nakakastan pa rin siya. Sa pilitan siyang kinakastahan. Hindi ko lang alam mga province life kung kailan siya mangingitlog. Bali, hintayin na lang po natin yung right time mga province life. Kasi nga pala yung pet ng ating Rhode Island Red, ating po yung alis. Tapos yung pet ng ating Rhode Island Red, atin po yung tatanggalan ng balahibo para pasok yung similya ng ating Sussex Rooster. Tapos nga pala mga province light, yung atin pong dominant sisi, nangangasta ng mga sisiw. Yan. Sisiw yung kinakasta niya. Pero meron din isang inahin siya na kinastahan. Kaya lang mas matapang yung mga malalaking inahin. Kaya hindi pa niya kaya. Pero good to know na nangangasta na po siya. Bali, ayun lang po mga province life. At maraming salamat sa panonood. And sana po, tuloy-tuloy lang po yung suporta. Maraming salamat po.